this life. Please, please, pakikalat po para ho makita pa rin ng taong bayan kung ano yung talagang nangyayari. Alam nyo, mga kababayan, mga kapitbahay, dapat proud kayo sa akin. Unang-una, hindi ho kayo yung pinatitira ko eh. Pinatatamaan ko. It's just the word kapitbahay. Wala akong pangalan yun. Ngayon, kung hindi ikaw yung bakit ka tatamaan? Eh ngayon, kung tinatamaan ka, ikaw nga yung hindot ka. Ang kapal ng apog mo, ang kapal ng mukha mo na mag-complain-complain sa akin, hindi ko alam, baka yung pitong katulong na pumunta rito na binigyan ko ng tigi-isang kabambigas, eh katulong mo pa. Mahiya ka. Hindi lang ikaw ang may karapatan dito. Dapat maging proud kayo sa akin. Bakit? A resident from Green Meadow. A simple man. Hindi nyo ba alam po ilang milyong Pilipino nanonood sa akin ngayon? They hate you. Bakit ganun? Pag mayaman, walang problema. Pag sa mahirap, may problema. Anong klaseng tao kayo? Baka mamaya, gunawin kayo ni Lord. Baka mamaya, sa pagtulog nyo, bangungutin na kayo. Atakihin kayo dyan. Sigurado sa impyerno punta nyo. Di ba? Alam nyo po, hindi pa ako nag-aalmusan. Pangalawang inom ko ho ng coffee. Shout out po sa 340,000 viewers. Ah, 34,000 viewers. Ah, hindi ko alam. Basta shout out ho sa inyo lahat. Huwag ho kayong magsawang i-share to. Ako po'y maninindigan para sa inyo. Hindi ho kayong mag-out muna habang pinapanood nyo ako. Tapos please share to all your friends and tell them to share. Pakalatin ho, katulad nung nangyari kanina. Para magkagulo na ho sila. Para ho malaman nila na itong aking ginagawa ay para sa taong bayan. Medyo na-delay ho yung pagbibigay. Nawala ho yung signal kasi nandito ho sa loob yung internet. Pasensya na po kayo. Please share this video. Please. Pero isang ho yung masasabi ko. Ulitin ko po. I'm not against to the people, to those good men out there. I'm just trying to awaken the hero inherent to every man and woman. We are battling the most hardest battle in the history of mankind. And only for the evil to succeed or for the evil to go triumph is for those good men to do nothing. Kaya ako po yung ginagawa is to give courage to those good men to come out and to help. Huwag po nating iasa lahat sa government. Labas po kayo. Tumulong po kayo. Kailangan po kayo ng ating mga mamamayan. Huwag nyo na ho kong kontrahin. Huwag na ho sanang tapakan yung ego nyo. Ego nyo ho yan eh. Dapat ho maging proud kayo sa akin. Why? Because meron ho kayong kapitbahay na against the odds, sa gitna ng epidemya, lumabas. Tinulungan yung ating mga mamamayan. Uulitin ko ho, hindi ko ho kayo china-challenge na gayahin nyo ko. Ngayon, ika nga ho, kung hindi na kayo makakatulong, sana wag na kayong magbigay ng problema. Ha? Yung sasabihin nyo na nilagay ko sa panganibang ating subdivision, katarantaduhan nyo yan. Wala hong katotohanan yan. Pinupuri po ngayon ang ating subdivision sapagkat dito sa subdivision na to nagmula ang isang tao na tumulong sa milyong-milyong Pilipino sa gitna ng epidemyang pinagdadaanan ng ating lipunan. Marunong ka bang umintindi? Naiintindihan mo, mabuhay ka. Ngayon, kung hindi mo naiintindihan, yun ho yun. Ngayon po, i-share nyo po ito ng i-share. Pakalatin nyo. Ha? Pakalatin nyo po ito. Share ng i-share. Puputulin ko daw po ito after 30 minutes. So, meron pa ako natitirang 14 minutes. So after 30 minutes, so puputulin ko. I-update ko kayo mamaya kung saan na nakarating yung ating mga bigas na pinamimigay. Shout out sa 4,000 subscribers. Hey, yung active viewers niya is 252,000. First ever in the world. First ever in the history of Facebook na may 252,000 active viewers. Niyo ho yun? So, ibig sabihin, maraming tao nakakita. Kasi kanina, nabibidyohan ko yung truck. Nakalagay, galing Nueva Ecija, bla 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 bla. Nabibidyohan ko yung bigas kung paano pinahihirapan yung ating mga kababayan na mga tauhan na maghakot. Nawala. Pag-post na pag-post ko. You know, 200,000 active viewers. 100,000 daw. Oh. Bakit pinag-iinita ng FB? Na-overwhelm ba ang FB dahil 300,000 active viewers? Ayun ang nangyari. Alam nga, ang hirap di ho ba? Dito sa atin lipunan, naghihilahan ho kasi. Gumawa ka ng mabuti, nasapawan mo sila, hihilahin ka pababa. Eh, ang ganda-ganda naman ho nung ginagawa ko, challenge lang eh. May sumagot nga ho magsasaka sa challenge ko. May sumagot hong magbubuti. May sumagot hong security guard. Ang sabi, oh, tinatanggap po yung challenge ni Mr. Marcos. Merong LGBT, ha? Olongga po LGBT. Oh, challenge ni Sir Francis Leo Marcos, you're an inspiration. Your challenge is accepted. Ah, yung isa ko ang challenge ni Sir Francis Leo Marcos. Diba ganun kasimple? Ako po in general naman yung pinatatamaan ko. Wala akong binabanggit na pangalan. Eh di sana ang ginawa nyo mga hindot kayo ay
Tinatanggap ko ang challenge ni Francis Leo Marcos. Pag tinanggap niyo ho yung challenge ko, hindi lang ho kayo na challenge. Yung inyong mga pangalan iuukit sa puso ng mamamayang Pilipino, patay na ho tayo. Pinag-uusapan pa ho yung kabutihang ginawa natin. Alam niyo po mga kababayan, ang Pilipino po ay matandaing. At itong nangyayaring epidemic sa ating bayan, sa ating bansa, ito po ay iuukit sa kasaysayan ng ating republika. Ang daan taon o baal libong taon pa ang maganap, hindi pa ho makakalimutan itong kabanata ng buhay na pinagdadaanan ng ating mamamayang Pilipino. Sinabi ho ang Biblia, Vox Populi, Vox Dei. The word of the people is the word of... Ngayon, pag namatay ho ako, pagharap ko sa taas, may isasagot ho ako sa Panginoon. Panginoon, nung tatanungin niya ako, anong ginawa mo nung nabuhay ka? Panginoon, sa gitna ho ng epidemya ng buong mundo, lumabas po ako ng walang takot at ibinahagi ko ang tubig sa mga nauuhaw at ang pagkain sa mga nagugutom. Baka, Panginoon, pwede mong bigyan mo naman ako ng kutsong upuan dyan sa tabi mo. Pwede hong mangyari. Pero kayo, oo, ikaw. Ikaw na mayaman na walang ginawa kundi kumontra. Ha? Protektahan ang interest mo. Nagtatago ka dyan sa panic room mo. Hindot ka. Sigurado ako pag namatay ka, sa impyerno ka pupunta. Wala ho akong pinatatamaan dito. Mga kapatid, nakikiusap ho ulit ako. Please, share nyo po nang i-share tong video na to. Please, i-share nyo sa lahat ng group, sa lahat ng friend, para ho hindi mawala. Kasi yung live natin kanina, nawala na naman eh. Nawala na naman. Yun ho, yung live natin kanina, nawala na naman. Dalawang beses po ako nag-live kanina. Isang 200,000 yung active viewers, yung isa pa-follow ng 300,000, nawala na naman ho kay Facebook. Ulitin ko, the only thing for the evil to go triumph, for the evil to go triumph, is for those good men to do nothing. Paulit-ulit ko ang sasabihin. Hindi ko alam kung ano ang kahihinatnan ko, pero wala na ho akong pakialam doon. Maaaring kung pagkatapos ng epidemya, ako himabaril na. Wala akong problema doon. Ang importante, nagampanan ko yung pagiging tao ko. Nagampanan ko kung ano ba talaga yung dapat kong gampanan sa mundo. Para doon sa aking mga kapitbahay na nagpaabot ng suporta sa akin, na moral, na sinabing Francis, talagang ganyan, merong mga taong makitid lang talaga ang utak. Maraming salamat po sa inyo. Mababait kayong kapitbahay. Pero doon sa aking mga kapitbahay na hindi naman sila yung pinatatamaan ko, kumbaga in general naman ho, eh may pa-complain-complain ka o eto para sa'yo, hindot ka, wala kang kwenta. Bangunguting ka sana pag natutulog ka, nandiretso ka na, kausapin mo na si San Pedro kung ano ginawa. Bakit? Hindi mo ba alam na the word of the people is the word of God? Although hindi kita kilala, hindi ko sinasabi yung pangalan mo, pero alam ko kung sino ka man. Ha? Hindi mo alam? Milyong-milyon ngayon yung followers ko. Hate kanila kung sino ka man. Why? Dinelay nyo yung pagkain ng tao. What does that mean? Of complaint. It means delay. Delay, what does that mean? What does that mean? Delayed. What does that mean? Means you are enjoying your good life while our people are dying. Complain means delay. Delay. What does that mean? You enjoying a good life while our people are dying there waiting for the help? Ulitin ko po, kung hindi ka na makakatulong, eh huwag ka na maging problema. Grabe naman kayo. Tama ho ba? Hindi ka na makakatulong, huwag ka na maging problema. Alam nyo, kahit reviewin nyo ho yung mga video ko, wala akong binigay pangalan to. Eh kayo, what my blog is general. Ha? Ngayon, kung kayo po ay mabuti, marami pong nagparating sa akin dito na suporta, marami pong nag-miss call, maraming bumati, maraming tumulong, eh, dapat po proud kayo sa akin. Alam niyo pa kung bakit? Kasi po, ang sabi na ng mga taong bayan dito, million na po yung nagko-comment. Oh, hindi po 100, hindi 200, hindi 100,000, millions po. Ah? Pati po yung dalawang naunang post ko na na-delete, ah, millions po yun. Ah? Ang sinasabi, mabuhay, dapat maging proud kayo sa akin. Why? Because dito sa gitna ng epidemic, may isa kayong kapitbahay na lumabas against the odds just to help our people to ease their miseries and agony. Ha? Yun po. Please, share this video. Share to all your friends. At mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po. I-update ko po kayo mamaya kung ano po lahat ng kaganapan. Uulitin ko, Green Meadow, I have nothing against you because what my blog is general. Okay, kung kayo po yung tinamaan, eh tinamaan ka, wala akong pake. Ngayon, kung hindi po at kayo mabuti, eh hindi po para sa inyo yun. Yun po in general. Dapat po, proud kayo sa akin, kasi po, milyong Pilipino po yung nagko-comment ngayon, mabuhay ang Green Meadow. Ibig sabihin, dapat proud kayo because kapitbahay nyo yung tumayo against the odds just to help our Filipino people in these in times of
isang kapitbahay na nagmula sa Green Meadow ang tumayo para makapagbigay tulong sa mamamayang Pilipino. Paluwagin niyo ho yung kokote niyo. May Diyos po tayong buhay at nakikita ang lahat nating ginagawa. Babalik po ako mamaya, panibagong live. Please share and watch. Maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat.